Masyado nang naririndi utak ko sa problema. Wala na bang katapusan to? Kailangan tapusin ko na ang lahat. Sweetheart, kahit tabi... Sweetheart? Bakit may hawak ang baril? Sweetheart, nailabas ko lang sa attache case ko. Sweetheart, saan galing yan? Sweetheart, nakalimutan ko nga pala sabihin sa'yo. Bumili ako nito at pinalisensya ako na tuloy. Sa akin to. Sweetheart naman, bakit ka pa bumili ng ganyan? Sweetheart, kasi alam mo naman kung di ba mapanganib ngayon ang kalagayan natin ngayon, di ba? Tsaka isa pa, naranasan na rin natin na pinasok tayo ng masasamang loob. So, maganda na yung meron tayong pang self-defense, di ba? Ayoko naman, sweetheart. Alam mo naman, ayaw ko ng ganyan eh. Siguro kung ano may nangyari noon, hindi na mauulit yun. Sweetheart, ayoko ng ganyan sa bahay na to, ha? Ayoko niyan. Alisin mo yan ako, itapon mo yan, please. Ayoko niyan. Hayaan mo, sweetheart. Iririgala ko na lang kay Joe. Mas kailangan niya to. Ha? Ba't ka pala bumalik? Nahanap ko kasi yung disket eh. Ang tanda ko, naitabi ko dito eh. Hindi mo ba napapansin? Oh, nandun sa drawer sa ibaba. Doon ko inilagay eh. Ando lang yun. Tingnan mo doon, sweetheart. Sige, hanapin ko muna. Kailangan matapos yung ginagawa namin. Sige, sige. Sweetheart, pangako mo, ha? Pangako. Talaga, ha? Huwag niyo pong hayaang muling maulit ang pagdidilim ng isip ko. Patawarin po ninyo ako. Saan yung bayad po sa bracelet? Ipadadala ko na lang po kay Mandado. Ay, naku, huwag ka nang mag-abala ng ibang tao, Carol. Tsaka na lang pag pumasyal kayo ulit dito. Ano ho? Naalis na ho kami. Hindi ko mag-alala, Clara. Malapit na rin magkakasama-sama na rin tayo. Nag-iingat ka dun, ha? Kaya rin. Carol, ikaw mahal na kay Clara, ha? Ah, sige. Alis na mo kasi. Kayo, ha? Si Boss! Nasa loob! Ano nangyari sa lakad mo? Eh, doon pala nakatira si Cardo Canasim yun eh. Ano? Nakita mo ba sila? Eh, may nakapagbalita sa akin, Boss eh. Mga si Carlo at si Simeon. At may kasama silang nakatalakbong. Eh, si Barting na nga yun. Eh, yun na nga inaala ko, boss eh. Magkakasama sila. Duda ako siyang kay Simeon, boss eh. Hindi mo malaman kung sino yung kakampi. Kung sila na nga yun,
Saan sila papunta? Naitanong ko na yan, boss. Pero walang alam yung napagtanungan ko eh. Kung sakaling kasama nga nila si Simeon, malalaman din natin yun dahil magkikita tayo sa pasugalan. Ito, tandaan yung dalawa. Huwag kayong magpapalata sa kanya. Dahil gusto ko matiyak kung anong nalalaman niya tungkol kay Carlo at Martin. Pakiramdam ko eh, hunyango rin niya si Simeon eh, na nagsakatawan tao. Eh gusto pa rin yata niya makagamitin sa ginawa ko sa kanya kapatid. Kumusta ka na? Buti naman po. Nay, anong ginagawa niyo dito? Ba't kayo naparito? Alam mo, Eris, kaparehong kapareho ka ng ama mo. Pareho ang tanong, parehong-pareho ang kinatatakutan. Siyempre, napunta ako dito para subaybayan ka. Eh, nasa mabuti naman po ang kalagayan dito eh. Kaya huwag niyo na ako alalahanin. Miss Linta, minum ka muna ng juice. Tibla ko ito. Salamat kay Rubin. Sige, dito na lang. Thank you. Magkakilala na kayo? Oo, oh, kay Rubin. Kaya kami, kuyuntuhan na kami. Sige, may niluluto pa ako sa kusina. Miss Linta, mabait na bata ito si Eris. Tsak, magkakasundo kayo niyan. Mukha nga eh. Sige ha. Salamat ha. Ay, malaking gulo ang mangyayari pag nakilala kayo ni Mama Almira. Pwede ko ba huwag na kayong bumalik dito? At sino naman ang may sabi sa yung makikilala ko ni Almira? Eris, hindi mangyayari yun. Siguro mangyayari kung sasabihin nyo. Eh, inay, wala naman ang dahilan para magtrabaho kayo dito eh. Mabuti naman po ang pakikitungo nila sa akin. Tsaka, pag nakilala pa kayo ni Mama Almira kung sino talaga kayo, baka mapalis pa ako dito. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan, Eris, habang naririto ako. Inay, kung di niyo ako pagbibigyan, ako ang aalis dito. Ito ka ng pipero, Nay. Hindi kayo aalis. Ako ang aalis. Nandiyan na si Maring Susan. Okay. Madignat nga ako siya siguro kagabi kasi may lagnat pa rin po siya. Pabalik-balik po. Uminom ka na ba ng gamot? Pinainom na po ako kanina ni Karen. Galing pala dito sina Clara. Nakita ko sila sa ibaba. Inihatid ng tanong ng inay mo kanina. Sila nga ako pinag-uusapan namin kanina bago kayo dumating. Mas inintindi pa po sila ni Aling Susan kaysa kay Mara. Karen, bisita namin sila. Pwede ba, Mara? Huwag mo nang pagtakpan ang inay mo. Umiski ako eh. Kitang-kita ko naman kung paano niya tratuhin yung mga bisita niya. Aba, biruin mo ba naman? Humalik pa si Clara sa inay mo. Bakit ganun? Ano ba ipinakain ang malditan niyo sa mga magulang mo at ang bait-bait ito sa kanila? Kakainis.
Simeon. Paano kayo kung nakapasok dito? Oh, eh, dapat ba itanong yun? Para bang hindi mo alam na kami dating bukas bahay. Tsaka, huwag kang mag-alala. Wala kaming ginalaw ni ibinirusa sa mga gamit mo. Kailangan ba kasi sa akin? Hindi kami may kailangan sa'yo. Si Boss Gary, gusto kanya makausap. Tungkol saan? Edi, tungkol ka na. Ardut Berting. Eris, makinig ka muna sa akin. Hindi ko hinahangad na makagulo ako rito. Dahil kung yun lang ang pakay ko, siguro kanina pa kami nagkakagulo. Ay, nasabi ko na sa inyo yung gusto niyong malaman. Kaya pwede ko pong huwag niyo na ako sabay ba yan? Eris, maaaring sa simula, magandang pakita sa'yo ng ama mo. Hindi tayo nakakasiguro. Ang gusto ko lang namang mangyari, kaya ako naririto. Gusto kong makatiyak. Gusto kong makita na hindi kanya inaapi. Na magiging maganda ang kinabukasan mo dito. Anak, alam ko naman eh. Marami akong pagkukulang sa'yo. Pero sana naman, pabayaan mo ko na kahit sa ganitong paraan lang, mapunuan ko yung mga pagkukulang ko sa'yo. Ay, ayoko lang naman ako kasing madamay pa eh sa mga naging problema nyo. Lalong-lalo na si Mama Almira. Kahit hindi ko siya tunay na magulang, tunay na anak ang tunay niya sa akin. Tataminin ko sa inyo. Mas tinuturin ko siyang ina kaysa sa inyo. Eris, nauunawaan kita. Kung bakit malayo ang loob mo sa akin. Dahil alam ko naman eh, malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Pero, pabayaan mo, anak. Pabayaan mo. Gagawa ko ng paraan para matanggap mo ako bilang isang ina. Gagawin ko lahat para mapalapit ka sa akin, anak. Eris, nag-iisa kitang kayamanan. Pabayaan mo naman patunayan ko sa'yo na mapagmahal din akong ina. Eris? Magkakilala ba kayong dalawa? Ito po ang bag, Miss Lagring. Ano po mang gagawin niyo dyan? Ikaw ang may gagawin at hindi ako. Dalian mo, ilagay niyo lahat ng damit ni Mara sa bag na yan. Dali! Nina, ano pong gagawin niyo sa damit namin? Naku, Mara, kung hanggat narito ko sa bahay ninyo, hindi ka gagaling. Kung ako gagawa ng paraan, baka bukas makalawaan na kinakatibig na mga mata mo. Aalis mo kami ni Mara dito, Miss Lagring. Oo, Karen, kaya mag-ipake ka na, dali. Sino kami mupunta? Ay, naku, dadaling ko kayo sa isang lugar na hindi ka na makikita ng puso mong mga magulang. Pero magagalit po sa akin si Itay at Inay. Eh, ano kayo kung magalit sila? Eh, kasasabi nga lang ito si Karen na pinagtatrabaho ka kahit may sakit ka. Eh, minang mahal na mahal ko sila. Pwede ba, Mara? Hindi yan ang klase ng mga magulang na minamahal. Baka kala mo, kinukutuban na kami ni Karen at kumbinsido na rin ako. Siguro nga eh, hindi ka nila tunay na anak. Anak nila ako, Ninang. Anak nila ako. Oh, Shasha, anak na kong anak. Pero sasama kayo sa akin sa ayaw mo at sa gusto mo. Dali ang mo! Mara! Karen!
Inang, si Inay, magtago ka. Sino kausap niyo? Ha? Sino? Thank you.